Natupok ang isang bodega at isang residential area sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Bulacan. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Tanaw sa drone shot na ito, ang laki ng sunog kagabi sa mga bahay sa Sitio Bihunan, Barangay Binyang First sa Bukawi, Bulacan. Malakas ang hangin at gawa sa light materials ang maraming bahay kaya mabilis lumaki ang apoy. Sa kalapit na bakanting lote, napatakbo ang ilang residente. Kwento ng ilang nakatira roon, may narinig silang pagsabog na nasundan na ng malaking apoy. May sumabog eh. Ano pong ginawa niyo na ma'am, yung may narinig kayong pagsabog? Eh di, siyempre, nagtakbuhan kami. Wasin ko lang na isalba, tsaka asawa ko na bagong labas sa ospital. Meron ako isang babaeng nakausap at nagsimula lang daw sa kuryente, sa wire. Siguro nag-spark, ayun, nagdire-diretso, nagliyab. Agad na lumaki ang sunog dahil sa lakas ng hangin. Sa looban nagmula ang sunog at may kasikipan din papasok kaya nahirapan ng mga bumbero. Pati ilang residente tumulong na sa pag-apula. Nag-igib sila mula sa poso at nagbuhos na ng timbang-timbang tubig. Bagamat first alarm lang ang sunog pasado alas 6 ng gabi, ilang bumbero mula sa Metro Manila ang sumaklolo. Nasa 51 bahay ang natupok at mahigit 50 pamilya ang apektado. Walang naiulat na nasaktan o nasawi. Bodega ng mga piyesa ng motorsiklo naman ang natupok sa isang industrial park sa Barangay Parulan, Claridel, Bulacan mula pasado alas 2 ng hapon kahapon. Wala ring naiulat na nasaktan o nasawi. Tuluyang naapula kaninang madaling araw ang magkahiwalay na sunog na iniimbestigahan pa sa ngayon ng sanhi. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Mga puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.